ilang years na ako sa industry. I started 2017 years old pa na ako, nasa radio na ako eh. Sa regional eh. Nag-3 years ako sa regional sa Lucena. Sa Barangay LS, ilang taon ka pa? I started 2008. Wow! 14 years. Tama ba yung mathematics ko? 2008. O yun. 14 years. Nag-start ako mag-host ng Barangay Love Stories, yung mga storytelling, 2009. And that's the longest running FM drama. Taray! In Metro Manila, longest. At saka pinakamaraming awards. Pwede ko nang i-claim yun, ano? Kasi oo! Taong-taong, dami-dami yung awards eh. Pati yung ano eh. Diba? Well, pinaghirapan naman po siya ng buong team, ng buong Barangay LS. Pero syempre, yung mga story naman hindi umi-air pag hindi dumadaan sa akin. Si Jack. Oh, si Papa Jack. Oo. Nawala na siya eh. Hindi naman, siguro ano lang, mas na-focus lang siya sa managing. Kasi kung di ako nagkakamali, si Papa Jack is into managing the station. Pero nagdi-DJ pa rin siya eh. Yes. Diba? Oo. Siguro ano lang, may era lang talaga yan. Era. So, I know. Yun na. Si Papa Jack siguro ano lang, kailangan lang niyang hanapin yung timpla niya sa bagong station na nandun siya ngayon. Pero I believe hindi naman siya laos. Andun pa rin yung mga followings niya. Sa katunayan, magkakasama kami lagi sa mga game shows, magkasama kami sa mga nominations. Pero nanalo ka. Yung pinakahuling nomination is ano kami, Gandingan Awards. Gandingan. So, magkakaalaman niyan sa ano, sa January. Pero taon-taon na nanalo ka ng Gandingan eh. Pati yes. Catholic Mass Media Award, di ba? Oo. Pero Papa Dudot, with the rise of social media and everything, okay pa ba ang radyo? Ganun pa rin ba ang pagtanggap ng tao? Kung kaharap ko po ay kliyente, I would say yes. Pero kung dahil kaharap ko kayo, I'll be honest sa inyo na kailangang sumabay ang radio with the trend, which is video and yes. Online. So, ang platform naman namin, napapanood na rin kami sa Facebook. So, yun naman ang gigil ng GMA na kailangan may gawin tayo, sumabay tayo sa technology. And me, myself, I have my own YouTube channel, which is Papa Dudut. I have 800, almost 900,000 subscribers. And, Papa Dudut, o yan, yung 900 na yan, balita, 1.5 million ang kinikita mo every month. So, muna ko yung source na yan. Hindi po baka bulin ako ng BIR. inaasikaso ko na yung mga ano legalities niyan. Actually napa-trade ko na yung Papa Dudut. It's owned by myself. Brand ko na siya, naka-IPO na siya. Kasi yun ang nangyari kay Papa Jack, 'di ba? From Papa Jack, so Jack naging Jackson. Jackson, oo. Kasi hindi siya may-ari ng pangalan niya. Yun lang. So ako naman nagpapasalamat ako sa kabaitan ng GMA. Na hindi sila nag-trademark ng mga radio names namin. Kasi siguro, katwira nila, pinag-arapan namin ma-establish yung mga pangalan. So ako yung nakapag-trademark ng aking pangalan. So ako po may-ari ng Papa Dudut. Pero sandali, saan ba galing ang Papa Dudut? Yung Papa Dudut kasi is a common name. Madaling matandaan sa barangay. Parang Tito Dudut. Ayan. So Dudut. Pero my real name is Rensmark Gyrus. Rensmark Gyrus. Layo-layo from Papa Dudut. Bata ka po may ligad dumutdot? Yes po. Pagdudot ng kamay sa bibig, hindi. Yun nga, actually, nung joke nila lagi, yung dudot, which is, nung una, nung nagsisimula ako sa radio, nahihiya akong magpakilala. Kasi syempre, yung dudot, double meaning, hindi ba? Mm. Pero eventually, minahal ko din yung pangalan na Papa Dudut kasi naging household name na siya, naging branding na siya, naging brand na siya. Kaya sabi ko kay Jana, pag magne-negosyo pala ako, pwede ko nang ipangalan yung Papa Dudut. Kaya pinag-iisipan ko yung computer business namin next year. Yes po, it's trademark sa akin. Gawin ko Papa Dudut Computers. Siya ka mas alam ng mga tao eh. Yes po. Sayang naman, kumbaga, namuhunan na ako doon. Pinag-irapan ko na siyang ma-establish. So gamitin na nga naman pwede yung Papa Dudut. Pwede online machine, Dudut. Yes. Papa Dudut. At saka lahat ngayon, parang lahat... Lahat ngayon nag-YouTube na eh, nag-online na. Kaya may niluluto akong podcast sa YouTube din eh. Gagawa na ako naman. Sumakan na lang. Kasi yung mga kabataan, I'm sure may mga nag-message sa'yo, tumatawag, etc. etc. Paano mo nga handle ang mga yun? Lalo na yung
Ay, ano na, nagkakagusto sa iyo yung ganun. Oh, ay, married man ka na. Matapa-tapa ako, may ganun. Pero ngayon parang wala na kasi ano na ako. Aamin na ako, 30, going 37 na ako eh. So, ako naman. Matapa. Kay Kuya Boy. Hindi naman. When I started doing radio, I'm 17 years old eh. During that time, kasagsagan yan eh. So, during that time. So, parang sabi ko, pagpunta ko ng Manila, magseseryoso na ako sa career. So, iniwanan ko na yung mga ganun ko eh. So, hanggang makilala ko si Jem. Ganda. Hindi pa kami married. Wala pa. Actually, may story yan eh, na kwento ko na kay John. Hindi pa nila alam. Ang aming... Ang love life. Yung journey of having anak. Kasi 8 years na kami into relationship. Pero wala. Si Jem, kami naman, hindi kami close, hindi rin kami masyadong open sa public regarding that. Pero nagpaalam na ako kay Jem. Si Jem kasi is nagkaon ng anak na before. Okay. So ako, 8 years na kami ni Jem, sabi ko, teka, parang hindi kami magkaanak, baka may problema ako. Hanggang neto lang, neto nagpa-check up ako. During pandemic, sumabay pa ako sa may mga COVID. Kasi gusto ko na magkaanak, 8 years na kami eh. Tapos wala pa rin, di ba? Sayang ang mga pinaghihirapan ko. So sa nung nagpa-check up ako, only to find out na walang problema. Yeah, as in, walang problema. Bumalik yung check up kay Jem. Nalaman na nagkaroon siya ng sakit. So, syempre, sino mag-aakala, di ba? Isipin ko ako, kasi nagkaanak siya. Nagkaroon ng problema, hydrosalpinx, kundi ako nagkakamali, namaga yung fallopian tube niya. So, hindi alam ng maraming listeners, isa rin ako sa pwede mag-storytelling ng kwento ko, journey ko, kasi gusto ko na magkaanak. Ngayon, nagpa-IVF kami, dumaan kami sa proseso, expensive, but still, at saka frustrating siya, nakakapagod. Nakikita ko yung mga pasa ni Jem sa chan niya, yung mga tinuturo, ganyan kakapal yung mga sinin, yung mga pinagdaanan ni Heart. Relate na relate si Jem, iyak na iyak sa pagod. And the first time na nalaman namin na may hydrosalpinx siya, nasa labas kami ng St. Luke's. Umiyak lang siya pagsakay ng kotse, iyak siya ng iyak. Sabi ko, magpa-schedule tayo sa magpakailanman. Alicia ka? Hello, Kuya Ramel. So sabi ko, ay, sorry. So sobrang hirap talaga yung pinagdaanan namin. Na sabi ko parang ang ano, unang-una sabi ko patay ang mahal. Kasi pwede rong magamot eh, IVF. Alam ko na yung IVF eh. May idea na ako, nag-research na ako kasi gusto ko na magkaanak eh. Sabi ko patay ang mahal. So magkano ang ano? More or less 1 million. Ha? Money. Yes, para lang magkaroon ka ng anak. Pero nagkaroon po kami ng 5 embryos. It's healthy embryos. 5 million. Hindi, 5 embryos. Tinago, naka-freezer na po siya. Dapat ngayong December 18 siya, ibabalik. Kaya lang hindi na naibalik kasi maano yung kanyang ovary. May mga follicles pa ang tawag nila. Or may mga egg cells pa na malalaki kasi uminom siya ng mga hormones. So sabi ng doktor, no, January na tayo. Kasi hindi pa pwede ngayon. Para sure. So by January, buntis na si Jem sa wakas. Isa na. Ako kahit... Ako talaga gusto ko lalaki. Lalaki ako talaga. Pero, maging girl man yan. Kahit ano. Chapartado. Basta andyan siya, healthy, kompleto ang kamay, daliri pa. Okay ako doon. Wag lang sa sobrang kamay, okay pa. Oh, okay lang na sumobra daliri kasi swerte daw yun. Ayo, paa. Ay, wag naman, baka tatlo. So, kay Minas, pa kay pangalan ko pa. Wala pa. Romel. Wala pa eh, pero... Pero papadudot na nandun ka sa sitwasyon na yun. Halimbawa, hindi mo ba naisip na pag wala ng way, pwede mag-anak sa iba? Ay, actually, parang... Gusto ko sabihin, kaya ko kayong makabuntis ng iba, ng natural? May ganun eh, di ba? Mag-iisip kayo. Pero, hindi. Actually, may mga, hindi, maniwala kayo sa hindi, may mga nag-PPM na gusto mo ng anak. Pero, hindi talaga. Kay Jem talaga, gusto ko mag-anak. Yun ang totoo. Mahal niya talaga yun. No. Pero, mahiwaga si Lord gumalaw. Kasi I just realized na kaya ako pala late nalaman na si Jem is may sakit. Kasi kung earlier ko nalaman, hindi kami capable.
Ay, oo. Yung 1 million, hindi ko kaya 8 years ago eh. Ngayon, carry na eh. Di ba? Kasi pwede maging reason for hiwalayan yun eh. Ay, maghiwalay na lang tayo kasi wala kang 1 million, di ba? Mm. Pero I just realized, si Lord talaga magaling gumalaw. Binigipon ka pa. Yes. Binigyan niya ako ng ano, ng... Kasi during the time nung hindi kami nagkakaanak, trabaho lang ko ng trabaho, negosyo kami ng negosyo. Ito. Magaling siya mag-business eh. Pinagsama mo pa kaming dalawa. Medyo, marketing ka, di ba? Ako sa marketing, siya sa management. Aminado naman ako magaling si Jem sa management. Pretty pa. Yes. Mm. Hindi kasi ako masyadong magaling sa taong mag-manage kasi ang experience ko before sa tao, ano eh, nauubos ang pera ko sa mga staff. Kaya hindi na ako nag-manage. Galante masyado. Pero papadudot, hindi mo ano, hindi mo, kumbaga, during the time na may pinagdadaanan ka, hindi mo naisip na maikwento on air yung story mo. Ay, so that makarelate yung ibang mga tao. Gusto ko nang i-share sa kanila at ma-inspire naman sila na huwag silang makipaghiwalay pag may mga ganyan klase ng problema. So may chance na one of these days. Maybe. Malay mo, Tita Mel. Ay, yun. Speaking of magpakailanman, if ever na ibibigay mo yung story mo sa magpakailanman, sino yung actor na gusto mo at saka yung actress? May gumanap na sa akin actually. Si ano? Parang cameo lang yun eh. Cameo lang yun eh. Kasi test bomb, andun ako eh. May papadudod dun eh. Pero sino talaga? Yung parang full length. Ito, papitin eh. Oh, kahit sino. Roko na sino para kamuha. Roko na sino. Pwede, nung kabataan ha. Oo, Roko na sino. Eh, yung white. Ah, si ano? Si Bianca kasi yung kamukha ni Jem eh. Oo, Bianca Mali. Kamukha talaga ni Jem. Hindi, ako na lang si ano. Sino Rock. Mo ngayon kay Bianca? Si Ruru. Sabi ko sana, Ruru eh. Ano ang puti sobra. Ah, si Ruru, oo. Pwede din. Pero ano yung isi-share mo na stories? Doon sa... anong part ng story mo? Yung Johnny, dyan sa ano magkaanak. At saka yung ano, wala kami before. Kasi we started na wala kaming dalawa. 8 years eh. Kasama ko si Jem sa journey ng pagninegosyo. Hindi yung sumama kasi si Jem dahil marami akong pera or mayaman na ako noon or sikat ako noon, hindi. DJ lang ako noon eh. Kasi namahal niya. Actually, hindi niya ako kilala eh. Listener mo siya? Hindi. Nagtataka nga siya, ba't ang dami nagpapicture dito? Kasi ano yun eh, bali ano na, birthday ng pamangkin ko. Nang inaanak ko pamangkin niya. So, doon ka niya nakita? Doon ko siya na-meet. Oh, ako na labat first sight sa kanya. Sabi ko, ang ganda naman nito. Ang mukha ni Bianca Umali. Ang maganda talaga. So, may no, artista. Hindi niya ako kilala. First girl machine. Ay, hindi po. DJ pa. First lang. Pero ikaw. Ay, hindi pa lang. Oo. Pero sa tingin mo, yung pop-up na pangalan, malaki yung naging pop-up number one ka na yun. Kesa ba? At kung anong meron ka ngayon? Yes po, kasi ang papadudod is, yun nga eh, recall name siya eh. Kaya, at saka nagbubulat niya ako. Household name eh. Yes, hindi naman. Household name siya. Oh, yes. Kaya nagugulat niya ako minsan pag naglalakad ako sa mall. Hindi pa ako nakikita mga eh. Mga bata, no? Hindi ako nakikita eh. Pero medyo may nakikita na kayo, di ba? Yes, sa Facebook. Oh, may online na. May mga lumalapit, papadudod. Ah, okay. Kilala mo sa papadudod si Kuya Machete. Hindi. Si Joey Sarmiento. Kaibigan nila, ano, Mark. Kasa ka na ng station? Win, win. Ah, win.